Good morning mga ka-condenser. What's up po? May nag-request lang po na kailangan i-vlog yung ito. Non-post po ito. Made in Japan, 110 volts. May nag-request na po taga Cebu. Shout out po diyan kay RG at saka kay Ruel. RG, ito na po yung request mo. Non-pros. Bago ho natin i-re-repairin ito, i-discuss po natin lahat ng mga electrical wirings nito. Nag-umpisa mula sa plug, sa compressor, sa switch niya, thermostat, body heater, thermodesk, depositor, body heater, thermodesk, fuse, yung timer. Didiscuss po natin lahat. Blower, lahat ng laman nito. Ididiscuss natin. Yan ang request mo sa akin. Kaya ito. Ito na po. RG and Ruel. Yung taga Cebu dyan, shout out dyan. Lahat ng mga taga Cebu dyan. Yung request niyo sa akin na ito. Non-pros. Ref. Ito po, didiscuss po natin bago natin referin. Pismas muna tayo kasi sa labas po tayo ng ano daanan kasi bawal walang pismas. Oh, para sa iyo RG, request mo to. Ito. Wala tayong whiteboard. Ito yung Mylar, white Mylar niya. Umpisahan po natin sa plug mula doon sa compressor. Pasensya na po sa mga ano ha, drawing ko ha. Intindihin niyo na lang. Total technician din kayo. Intindihin niyo na lang yung drawing ko. Wala tayo sa plug. Thermostat. Body heater. Dalawa po body heater. Lower.
light, ilaw. Discuss ko, wala pang connection to. Kaya, hindi nyo na lang. Mga lapit mo rito. Okay. Kita. Yan. Oh, mga kakondenser, compressor, body heater, yung heater dito. Para yung pawis matutuyo siya pag gumana na ito. Thermostat, blower, switch ng blower, ilaw. Wala pa ho yung unahin lang po natin yung mga direct to 20. Hindi pa yung timer. Ito muna. Pag-tap na natin ito ngayon. Siyempre, one line pressor. Yan, compressor, one line. O something, lagyan natin ng fuse. Fuse. Lahat ng fuse yan. Oh. Tap na natin lahat. Ito ha, but 110 ka, palagay natin 222. Ayan na, series yan, no? Rekta. Mula isang linya, pumasok sa compressor, one line, pumasok dito sa heater, one line, yan, one line, one line, one line. Ah. Yan. One line, one line. Rekta. Eh, dito na lang tayo sa... one line ng blower tsaka heater. Blower tsaka heater niya.
Yan ha. Sana makuha niyo tong ano ma ito, ito one line, isang linya. Compressor, no connection sa one line. Oh, wala dito fuse. Fuse to, yan fuse. Pumasok dito compressor. One line, pumasok dito sa body heater. Pumasok dito, one line sa ilaw. One line din dito. Yan. Okay, kuha. Oh. Ngayon ito, one line heater. Fuse, yan, one line. Ito, ito yung pangalawa. Okay. So that ito 220 volts to. Yan. Source plug. Plug yan. Yan. Source plug yan. O dito tayo ngayon sa heater ngayon. Magtatanggal ngayon tayo dito ngayon sa ano sa heater. Ayan, thermostat niya. Thermostat niya hindi pa naka-connection 'yan sa ano, sa 220. Nandito tayo ngayon. Normal ano. Tawag nito deprocessor. Resistor fuse. Tapos thermodis. Timer. Meron lang timer. Yan ha, depositor, fuse, thermodis, connection ng depositor, dadaan ng fuse, fuse, dadaan ng thermodis. Ito, thermodis, tap dito. Hindi mo yung winding ng timer nakatap dito yan. Tapos itong isa nakatap dito.
Analyze nyo lang, ha. Yan, the proceeder. Nakatap din dito. Oh. Oh. Pressure. Pressure. Ito, pressure nyo. Daan ang thermostat. Terminal niyan, nakatap din dito yan. Nakatap dito. Tapos kailangan may isang supply pa rito. Ito, nakakuha ng supply na rito. Isa, isang loaded. Dito naman tayo. Isang linya. Tentay ko kuha. Mano-mano tayo rito, ha. Hindi na pagandahan ng ano to. Okay. Yan. RG, ha. Tingnan mo, ha. Ruel. Yan mo, taga Cebu. Bahala na kayo mag-analyze nito kasi mano-mano lang to ang ginagawa ko. Yan, ha. Wala flag. Flag. Ito. Kuha ba? Ayan mga. Oh, yan, yan, yan. Yan, yan. Ayan. Wala flag. Isang linya. Yan, flag yan. Isang linya. Yan, yan, yan. Isang linya. Flag. Isang linya. Dumiretso. Dumiretso dito. Ayan. Pumasok dito sa gitna ng timer. Tapos yung isang flag, isang wire naman galing sa flag. Ayan, pumasok dito. Ayan, pumasok dito. Dito sa isang timer din. May dalawang 220 ang supply nito. 220 volts. Ito ay 220 volts. Yan. Supply nito 220 volts. Analyze nyo na lang, RG, ha. Batang Cebu. Masok dito 220, masok 220 rito. Tapos itong yung gitna ng tatlo magkadikit nito, terminal to sa timer, isang compressor,
at isang heater. Yan, heater niya, no? Deprocessor, pumasok na fuse, thermodes, pumasok dito. Yung galing huli, ang dulo ng thermodes, pumasok rin dito sa gilid. Yung gitna na to, yan yung live. Pumasok, kaya no, pumasok ko, no? Live. Sa compressor, yan. Yan nyo. Oh. Tapos ito, isa, ito, pumasok, dito, pumasok rin dito. Kaya, sinusupply ang coil na to, para gumana yung timer. Ngayon, rekta to, yan, ilaw, ilaw, tapos pumasok dito, switch, pumasok dito sa body heater. Yan, heater yan, pumasok. One line, tapos, oh, yan, pumasok, oh. Pati blower niya, pumasok, ang blower, pumasok dito sa switch niya, dito. Nag-top siya rito sa isang linya ng heater, pumasok sa ilaw, pumasok dito, diretso rito. Oh, yan po. Oh. Analyze natin. Ulitin natin uli. 220 flag, end plug niya. Masok linya. Oh, yan linya line. Oh, masok. Sa timer yan ha, pumasok. Tapos isang linya, pumasok rin to sa timer. Tapos ito, magkabukodo yan. Itong timer na to, automatic shut off sa timer at saka doon sa para mag-switch out siya sa heater. Para kapag nag-yellow yung evaporator at mamamatay ngayon yung compressor, aandar nga ito, itong dalawa nag-switch out siya. Galing dito sa compressor, on siya rito sa compressor, mga after 1 hour at aandar niya, mamamatay. Nag-yellow yung loob, oo naman din sa kabila. Kasi nag-response siya rito kapag ang condition yung thermodes niya mag-on to, kasi ang connection nitong thermodes na to, ang functioning nito pag nag-yellow kasi nakadikit doon sa handle coil ng evaporator itong ano eh thermodes niya, pag na-search niya yung lamig niya doon sa ano mag-yellow na, mag-on ngayon to, papasok ngayon yung power dadaan sa fuse, yun heater. Kasi itong linya na to, direct na yan siya, yan o, direct na siya, direkto lang siya, o, diretso na siya, isang linya. Kaya pag oras, nag-una siya, iinit ngayon to, malulusaw ngayon yung yellow ng evaporator niya. Ngayon, pag nag-yellow na after 5 minutes o 3 minutes, di ba parehas kasi yung, ng timer niya eh, reading ng timer niya, basta pag malusaw na yun, automatic, pak, shut off naman ito, mamamatay yung heater, andar na yung compressor. Okay? Dito, tapos na tayo rito. Itong connection sa body heater naman niya. Itong body heater na to, wala, hindi siya dumadaan ng switch. Kaya nga body heater siya, heater lang ito, mababa lang yung amperahe niya, tuloy-tuloy lang siya. Pwede nga siyang kahit mapundi lang yung heater niya, walang problema dahil ang purpose lang ito, pinapatuyo lang niya yung noise itong body heater niya. Kahit sa tagal nasisira siya, okay lang. Ngayon, ito, rekta na, nakita na natin, rekta na yan siya. Compressor, dumana ang thermostat, pumasok dito. Yan ang ibig sabihin ko, pumasok na linya at thermostat. Pag malamig naman siya, cut off din siya, mamamatay bukod sa timer, mayroon siya kung isa pati siya. Cut off din siya. Itong blower nito, itong blower, evaporator blower, pag nakabukas, karamihan yan, saka siya mamatay. Kaya may daan ng switch yan. Pag binuksan mo yung isang pinto, mamatay nga yung blower. Mamatay siya dahil may switch siya. Kaya dumaan siya rito. Yan, isang linya, yan o, diretso. Switch. Yung blower, yung ilaw naman ito, pwede rin, nasa inyo, may switch dito rito sa ano, yan, dumaan sa switch sa
sa pinasabay ko na sa switch ng ano ng blower. Pwede rin 'yon. Minsan karamihan dalawa rin 'to. Ang ano naman itong switch nito sa ilaw, pag inisarado mo, patay. Pagbuksan mo, ilaw. 'Yan ang switch naman, ang baliktad naman siya. Ito naman, pag binuksan mo, patay. Pag on mo, gana yung blower. Okay. Nakita, nakuha nyo na. Ulitin ko ulit. 220. Plug. Yan o. Diretso sa timer. Masok dito. On yan, yan o. Coil ng timer. Nakapasok dito. Yung isa. Umasok dito, yan o, samotin, nakauna siya. Tuloy-tuloy yung on yan. Wala siyang switch na ano. Basta yan, nakatimer yan, tuloy-tuloy na yan siya. Nasupplyan na to, ito, potente yan o. Umasok ito, rekta yan, umasok. Umasok, isang linya, umasok. Heater, isang linya, umasok. Yan. Saka isang linya, umasok din, ito, yan. Okay, ngayon bubuksan ngayon natin. Bubuksan natin kung paano itong diagram na to, i-adapt natin doon sa actual na paano magano ng non-frost. Ito, non-frost po to. Tatanggalin natin. Okay na kayo dito ha? Buksan natin ito ngayon. Oh, ayan oh. Nagyi-yellow pa. Ito rin pala pinapagawa ito. Oh, ito yung blower. Blower niya pumasok. Ayan oh. Ito yung thermodes niya. Heater niya. Nakadikit yan dito. Ayan o, nakadikit. Ayan o, thermodes niya. O, yan thermodes. Masok niyan. Ito naman yung coil ng heater. Nakadikit naman siya sa evaporator niya. Ito yung evaporator niya. Yelo. Yan. Ito yan. Heater. Dalawa. Ito o, isa. Masuk sa blow. Ito, dumaan sa fuse niya, no. Ikat niya. Dito na. 20. Ayan. May sira ito, mga condenser. Pag ganito, ay, yellow pa, oh. Oh. Yellow. Yan, sira ho, yan. Hindi dapat mag-yellow, yan. Ay, nag-yelo yan, samotin, hindi umandar yung defrostator natin. Bakit hindi umandar? Dahil doon sa timer. Kasi, di ba, rekta yung timer niyan, andar. Karamihan yan, dalawa lang ang pinanggalingan nito. Kung hindi ito, defrostator, yung timer. Alin lang sa dalawa na yan. Kaya ang ginagawa ko, pinapalitan ko, dalawa talaga. Thermodes, tsaka yung timer. Yan ang pinapalitan. Once lang kung busted talaga itong defrostator. Ngayon, papakita ko ngayon sa inyo yung defrostator. Yan, sira yan. Kaya... Diba, nakita nyo yung blower ha? Nakita mga kakondenser, nakita nyo na yung blower. Pinakita ko na yung thermodes, di ba? Blower, thermodes. Ang hindi ko palang nakita,
Yeah, okay na yun. Okay na yun. Hindi niyo nakita yung timer. Defrost timer niya. Philips Pro. Tanggalin ko. Ito po yung timer. Ito po mga kakondenser. Timer po ito. Ito yung nagpa-function doon sa yan, yan. Yung nakabukod dito yung line 1. Tapos yung line 2, ito yung sa gitna. Tapos heater, compressor alin dito. Susukatan natin yan kung mahaba yung reading niya, ikutin natin to. Yun ang compressor. Yung kunti lang ang reading niya, pati ito click na bumitaw kagad, samutid yan yung supply ng defrostator niya. Halimbawa, buo ito, ayaw umandar yung defrostator niya. Sa madaling salita, sira yung thermodist niya. Kung hindi, yung fuse, ano. Pero karamihan dito, thermodist. Pero ang ginagawa ko, kasi may nabibili ngayon eh, kasama ng fuse niya, tsaka thermodist niya. Ay, ang ginagawa namin, para 90% na wala ka ng ano sa electrical, pinapalitan ho namin ang timer at saka yung thermodist saka fuse. Kaya yun ang pinapalitan ho namin. Ito mga kakondenser. Ito po. Yan. Nakita nyo. Tanggalin natin para makita nyo. Ito po. Ito. Kapasitor. Ito. Doon sa ano. Doon sa compressor. Pag wala naman ito, pwede rin umandar siya. Kaso lang hirap. Design nito, capacitive type. Mahalaga rin to mga kakondenser kasi ito yung biglang ignite. Yung starting niya, pinapalakas niya yung starting winding niya. Pag start niya, pak, saka bibitaw siya. Running, sasagipin ang running winding niya doon sa compressor. Kaya mahalaga rin to, pag sira to kailangan palitan natin da, para yung ano, galing sa automatic or nag-run out, biglang pasok yung kuryente, minsan kaya niyang pandarin. Alam mo, kasi karamihan kasi nitong biglang run out, hirap yung mag-start yung compressor dahil hindi pa yung refrigerant niya hindi pa nakababa. Kaya ito, minsan, kaya niyang i-start nito dahil may capacitor niya. Pag papasok pa lang, biglang pasok ng kuryente, biglang papalakasin niya yung starting niya, starting winding niya. Tinutulak niya rito, kapag pinufus niya. Kaya ito, mahalaga rin to. Kaya pagpasok ng kuryente, magsalubong siya, kaya pa rin niyang i-start niya dahil malakas ang sipa niya to, malakas. Biglang, di ba, titestingin mo itong kapasitor, biglang, pak, babalik agad. Ganito po yan. Nakaseries po dito sa capacitor niya, sa compressor niya. Kaya ito, mahalaga nito. Ito, lahat nito. Yung iba, ay tinatanggal nila to. Hindi nila lang kung anong purpose nito. Kaya ito talaga, mahalaga to. Pag
Brad, oh, shutdown siya. Biglang pasok ang kuryente. Ito, kailangan to. Ito yung importante, start niya. Ayan, ito, kailangan kakabit din to. Ito, hindi pa natin na-discuss to, compressor ito. Kaya, doon sa... Ito, mga condenser. Ito, compressor na to. Walang nakalagay na relay kasi rectal lang to ng winding niya. Kasi, automatic compressor. Kaya, black diagram lang natin. Kaya ito, mayroon pong compressor, mayroon pong relay ito. Overload tsaka relay. Hindi na natin tatanggalin yan. Total, alam nyo naman, kapwa natin technician, alam nyo na kung overload tsaka relay, capacitor, timer. Discuss natin ulit para makita nyo. Yan. Ito po yun. Timer. Ayan, timer. O, oh, di ba? Kagano'n yan. Ayan, ayan, ayan. Yung timer na yan, itong tatlong magkadikit na yan, ito yun. Hindi pa natin nabuksan to. Ito, black diagram ka na. Yan, yun. Ayan, separate yung isa. Sa mounted, line 1 yan siya. Tapos yung sa gitna, line 2. Tapos ito, heater, compressor. Ito yun. Ayan, o. Oh. Thermodesk galing, pumasok dito. Tapos ito, compressor. Ayun. Tapos itong gitna, line 2. Ayan o, pumasok sa winding, line 2. Yan, yan, yan. Pumasok. Ayan o, ano lang. Ayan, pumasok dito. Ayan, direction na yan, line 2. Ano yung buksan mo? Ayan, line 2, diretso. Itong line 1 yan, yung diretso niya pumasok. Tapos ito, cut ito. Line 1. Okay. Nakuha nyo na. Oh. Taas mo to. Taas mo, boy. Okay. Mga condenser, shoutout pala yung taga Cebu dyan. Yung nag-request sa atin ng iba-vlog natin yung non-pros. Si RG at saka si Ruel. Oh, shoutout dyan. Yung mga grupo natin sa Cebu. Yung mga taga Cebu dyan. Shoutout pala. Lalo lang kay RG at saka kay Ruel. Ito na po yung request nyo. Sana maintindihan niyo to yung ano, pasensya na po sa drawing ko dahil baga rikta po natin, hindi na tayo naggawa-gawa pa ng ano pa. Baga mas maganda handwriting natin makita niyo. Mga condenser. Bago tayo pag-cut dito sa ating ano, sa ating vlog na to. Ingay. Sa ating vlog na to. Please subscribe po at pindutin po ang notification bell para tuloy-tuloy po ang ating uploaded po sa mga susunod na video po. Shout out po RG and Ruel sa Cebu dyan. Shout out lahat ng taga Cebu, mga kapwa technician. Mag-request lang po kayo kung ano po regarding po dun sa mga industrial tulad nung request yung una, yung hydraulic crane, binablog ko rin yun. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Hanggang dito na lang. Bye-bye!